Welcome to ICCP Online Learning. Today, our topic is all about ARES. So, pag-aaralan natin ngayon kung ano ba yung ARES under College of Criminology and Administration. Okay? So, ano nga ba yung ibig sabihin ng ARES na yan? Okay? So, what is ARES? ARES is the taking of a person into custody in order that he or she may be bound to answer for the commission of an offense. So, yan daw po si ARES. Sabi dyan, taking a person into custody. So, kukunin po natin yung tao at dadalhin natin sa kustodiya, kayinong kustodiya ng ating kapulisan. Okay. So, anong gagawin natin after natin dalhin yung kustodiya ng ating kapulisan? So, he or she may be bound to answer for the commission of an offense. So, tatanungin natin siya. Hindi naman na porket na arrest natin, ikukulong na kagad natin, no? So, tatanungin muna natin siya kung meron ba siyang alam or kinalaman sa nasabing commission of an offense. Okay? So, yan po yung arrest na tinatawag. Okay? So, meron tayong two modes of arrest. So, first, ito yung tinatawag natin na arrest by virtue of a warrant. And the next one is arrest without a warrant under exceptional circumstances as may be provided by the statute. Okay, so isa-isayin po natin ngayon yan, no? So, dito po muna tayo sa number one, which is arrest by virtue of a warrant. So, ano ba itong warrant po tinatawag na ito, no? So, ito po yung tinatawag natin na arrest warrant and warrant of arrest. Okay, so arrest warrant or dinatawag din minsan ito na warrant of arrest is an order in writing issued in the name of the people of the Philippines signed by a judge directed to a police officer commanding him or her to arrest the person designated and take him into custody of the law in order that he or she may be bound to answer for the commission of an offense. So, yan po yung arrest warrant na tinatawag, no? So, ulitin po natin, paliwanagin po natin isa-isa. Okay, sabi dyan, order in writing siya. So, pag sinabing order in writing, kautosan siya na gamit yung papel. So, yung kautosan na yan, nakasulat po yan sa papel. So, nakasulat yan sa papel na itong taong to is ina-aresto natin sa kasong ganito-ganyan, at kung ano-ano pa. Okay, so, signed by a judge, so pinirmahan po siya ni judge. Okay, at ibinigay siya kanino? Kay peace officer. At inuutusan niya yung peace officer na yan na kunin or arestuhin yung tao na yan at dalhin sa kustodiya ng ating atas para tanungin kung meron ba siyang kinalaman sa nasabing reklamo laban sa kanya. Okay, so yan po yung arrest warrant. So meron tayong kinds of arrest warrant. So, first, meron tayong tinatawag na Jando warrant. So, ano nga ba itong Jando warrant na tinatawag na ito? Sabi dito, it is a warrant containing no specific person to be arrested but only descriptions based on the testimonies of the victims or the witnesses. So, yung warrant of arrest na po ito or tinatawag natin ito na Jando warrant, wala po siyang specific na person. Okay, so hindi po natin dito kilala yung taong nire-reklamo natin. So, pag ganito po, hindi natin kilala, dyan daw po yung ilalagay natin dun sa nasabing warrant of arrest na yan. Okay, so susulat natin yung pangalan na dyan daw and syempre yung description ng taong nag-commit ng crime net or yung taong nire-reklamo natin nakalagay sa warrant of arrest. Yan. So, description ng kanyang pangatawan, ng kanyang itsura, at kung ano-ano pa. So, kaninang galing description na to? Sa testimony ng victim or the mga witnesses na nakita dun sa pinangyarihan ng crime. Okay? So, yan po yung Jando warrant. So, next one, ito naman tinatawag natin na alias warrant. So, alias warrant refers to the warrant of arrest issued by a judge to the peace officer after returning the original warrant of arrest after the lapse of the 10-day validity period. Okay, so yung alias warrant naman po tinatawag,
ito po yung pamalit sa original na warrant of arrest. Okay, so ganito po yan, no? So after ni judge mag-issue ng warrant of arrest at ibigay ito kay police officer, dapat po within 10 days, kailangan niya po ma-serve yung warrant of arrest na ito dun sa taong aarestuhin natin. Okay, so pag hindi po natin na-aresto yung taong yon within 10 days, ibabalik at ibabalik po natin yung warrant of arrest na yon sa korte. At syempre, si police officer, mag-ibigay at pagbibigay siya ng valid reason kung bakit hindi niya na-aresto within 10 days yung nasabing tao. Okay, so after niya ma-isole yung warrant of arrest na yon, si judge is magbibigay siya ng kopya ng original warrant of arrest na yon sa police officer na nag-serve ng warrant. So ito yung kopya niya. So yun yung tinatawag natin na alias warrant. Okay? So who is the warrant officer? Or sino nga ba yung mga taong pwedeng mag-serve ng warrant of arrest? So warrant officer is any authorized member from the law enforcement agency, usually from the PNP or tinatawag natin na Philippine National Police or the National Bureau of Investigation, which is the NBI, who holds a warrant for execution within 10 days from the receipt, subject to renewal in case or failure to execute the same. So yan po yung mga warrant officer natin. So, who may issue a warrant of arrest? So, in general rule, on who is authorized to issue warrant of arrest is the judge of any competent court in the Philippines. So, si judge at si judge lamang po yung pwedeng mag-issue ng warrant of arrest na yan. So, huwag kayong maniniwala na yung warrant of arrest is nanggaling sa presinto. So, inisip kasi ng iba, dahil si police officer yung may hawak ng warrant of arrest na yan, sa presinto at sa presinto nang gagaling yung warrant of arrest. Hindi po. Kay judge po at binibigay niya lamang ito kay police officer. Okay? So, tandaan po natin yan. Okay, so can we arrest a person without warrant? Pwede ba tayo mag-aresto ng tao nang walang warrant ng arrest? Okay, so ang sagot po is hindi po pwede. Okay, so based in general rule, bawal po tayo mag-aresto ng walang warrant ng arrest. Pero meron naman po tayong tinatawag na mga exemption. Okay, so ito po yung tinatawag natin na warrantless arrest. Ito po yung kanya mga exemption, no? So, this is the arrest without warrant. So, first, ito yung tinatawag natin na en flagrante delicto. Sa English, ito yung tinatawag natin na caught in the act. So, pag sinabi natin caught in the act, naaktuhan mo, nakita mo na ginagawa niya yung crime, gagawin niya pa lang, or kaya nagawa niya na yung crime na yon. So, nakita mo, police officer ka, na ginagawa niya yung crime na yun, huhulihin at huhulihin mo na siya. Kasi alam mo sa sarili mo na unlawful yung ginagawa niyang offense. At alam mo, masama yon. Okay? So, hindi naman pwede na nakita natin siya. Pupunta muna tayo sa court para manghingi ng warrant of arrest. Diba? Pagbalik natin doon, kakakuha tayo ng warrant of arrest, pabalik natin doon sa pinangyarihan ng krimen, wala na yung tao doon, nakatakas na. So para maiwasan natin na makatakas yan, huhulihin at huhulihin natin yan kahit wala tayong dalawang warrant. Okay, so yun yung tinatawag natin na en flagrante delicto or caught in act. So next one, ito naman yung tinatawag natin na hot pursuit. When an offense has just been committed and he has probable cause to believe based on personal knowledge of facts or circumstances that the person to be arrested has committed it. So, ano bang ibig sabihin ng hot pursuit na to? Sinabi hot pursuit, mainit na habulan, no? So, ganito lamang po yan, hot pursuit. So, tandaan natin yung el flagrante delicto, caught in the act. Nakita natin, actual. Yung hot pursuit, hindi natin to nakita. Nireklamo lang to or sinumbong sa ating mga kapulisan. So, ngayon, nakikipuha na tayo ng information na ganito nangyari. So, kayo, mga kapulisan kayo, maggagawa at gagawa tayo ng operation para hulihin or tubisin natin yung taong gumawa ng crime na yun. Kasi meron na tayong personal knowledge na itong taong to is nag-commit ng crime. So, kakapangyari pa lang neto, no? Dapat kakapangyari lang neto para mahuli at mahuli natin yung taong nag-commit ng crime. Ayan. Okay, so yung tinatawag natin hot pursuit. So, next month, next bullet,
when the person to be arrested is a prisoner who has escaped from a penal establishment or place where he is serving final judgment or is temporarily confined while his case is pending, or has escaped while being transferred from one confinement to another. So, eto naman po, mga preso na nakatakas. So, eto guys, hindi na tayo mga kailangan ng warrant of arrest dito kasi alam natin na meron pa silang pinagsisilbihan or pinagbabayarang parusa. So, huhulihin at huhulihin natin yan. Hindi na natin kailangan ng warrant of arrest dyan, no? So, for example, naka-confine yan or naka-detain lang yan sa isang presinto at inaantay pa natin yung mga pending cases sa kanya at tumakas, huhulihin at huhulihin natin yan, no? Kaya naman, habang tinatransfer siya sa ibang kulungan at nakatakas siya doon, huhulihin at huhulihin natin yan kasi meron pa po yung pinagbabayarang sentensya. Okay, so yan po yung mga exemption or tinatawag natin na arrest without warrant or warrantless arrest. Okay, so this is the end of our meeting. I hope na maraming kayo naunawaan regarding sa arrest. So maraming salamat po.